Sani Angara at Franklin Drilon. Inilantad ang motibo ng ginawang insertion sa General Appropriations Act Bill of 2021. Ito ay nangyari sa ginanap na press conference sa Public Attorney's Office sa Quezon City ngayong araw. Mga putang pinoprotektahan ang Dengvaxia Sanofi. Sapagkat sila yung abogado ng Dengvaxia, yung ACRA law, sila yung abogado ng Dengvaxia Sanofi. So para mapilaya ng PAO, ay kanilang inaalisan ito ng budget, pang sweldo at pang-operate doon ng kanilang forensics laboratory. Kung duplication ang PAO, apat ang alam ko CHR meron din, ang DNBI, ang SOCOLI, yung sa PAO, FLS. Bakit yung sa PAO lang ang specifically targeted? Kung sinabi po ninyo yung duplication of functions, burahin nyo yung tatlo, isa lang ang matira. But when you say na ang PAO lang ang tatanggalin mo, inimintin mo yung tatlo at binigyan mo pa ng malaking budget ang Commission on Human Rights, that's discrimination against the PAO. Itatanggalin na nila itong mga empleyado na ito. Wala nang ipapakain sa kanilang pamilya. Hindi na matutulungan ang mga hirap nating kababayan. Ang tinanggal po nila dito ay hindi po yung mga empleyado, hindi lang yung mga empleyado, kundi yung mga tulong na ibinibigay po sa mahigit na 13 milyong Pilipino. Manindigan kayo para sa taong bayan. Huwag lang kung sarili natin ang isipin natin o politika natin. Isipin naman ninyo ang taong bayan, kahit paminsan-minsan lang. Kami naman na botante, kami namang mahihirap, ang tingnan ninyo ang kalagayan. Ginigitin niyo yung mahihirap eh. Ang dami namatay na sa Dengvaxia, naghihintay sa forensic team. Lockdown, kaya nag-slow down. Pati mga magulang, nilibing muna ang mga anak. Yung mga kinatatakot na nyo, umabot ng 1,000 ang mga autopsy ng forensic team. Tapos ang Supreme Court, naglabas na ng one Dengvaxia RTC Family Court Order. O narapol na sa RTC Quezon City 107 at na-arrain na yung dalawa. Yun ba? Sobrang pagtitiis na. Tantang-tanta ako pag upunis. Pinoy, pinatatanggal kami mga director, lahat ng presidensya ng puwente. Kailangan pa kami tumakbo sa Supreme Court at manalo kami. Ganun ba? Ang kapangyarihan bigay ng Diyos, dapat gamitin sa mabuti, hindi sa demonyo. Binigyan din nila ang masamang ibubunga ng insertion. Dinisolve mo yung departamento nila. Hindi sila makapag-describe yun sa mga dating kaso. Parang nakatali na yung kamay nila. Nakatali na yung kamay nila. Ano ang mangyari na? Kaya pinatawag natin yun ng obstruction of justice. Unconstitutional yung paglalitay. Kasi ang sangayon sa civil service, hindi ka pa pwede magtanggal ng empleyado na walang sapat na dahilan. This sets a dangerous precedent na kahit sinong civil servant, career official ay pwedeng tanggalan ng sweldo ng ating mga senador. Ganun kabilis lang po tanggalan ng trabaho, tanggalan ng sweldo, tanggalan ng operating expenses ang isang opisina. May mahigit na 150 criminal cases sa Dengvaxia, mahigit na 50 na civil cases at marami pa pong ika-file. What will happen po pag nawala ang PAO Forensic Laboratory? Tinanggal nila ang sweldo ng mga empleyado ng PAO Forensic Laboratory. May prohibition sa paggamit ng operation expenses, operating expenses. Completely po annihilated ang PAO Forensic Laboratory. Mawawala na po because of this provision. Brazen abuse of power. Ano ako paniniwalaan na mahirap na nasa bundok bumaba kayo at magbalik loob sa gobyerno kung ganito ang ginagawa sa mahirap? Sayang ang sweldo. Hindi nitong mga tao ko, dalit na trabaho. Sino sayang ang sweldo?
Gayunman, nilinaw ni Attorney Chong na may paraan pa para mapigilan o maalis ang insertion. Kami naman pwedeng gawin. Una po is pakiusapan po yung dalawang senador na i-withdraw nila ng voluntarily. I-withdraw voluntarily itong insertion. The other one is pakiusapan yung bibirato ng senado na manaig doon sa dalawa kung ayaw nila. Andyan pa naman ang Pangulo, pwede rin i-veto. I-veto yung rider, ang constitutional rider na ito. At ang pang-apat ay dudulog tayo sa korte to question the constitutionality and legality of this insertion. Yan ang report. Ako si Charlie Mendoza, Reporters TV, your ultimate media channel. Reporters TV, your ultimate media channel.